Hello there mga senpai, so welcome again sa ating panibagong video. So, in this video, I'm going to conduct a review sa ating coif laminating machine. So, itong laminating machine na to ay nabili ko lang sa marketplace noong nakaraan. So, set ko siyang nabili. Laminating pin, may kasama na siyang ito, puncher, and isang A4 size na laminating film at saka isang ID size na laminating film. Isang box siya na 100 pieces. So, nakuha ko siya worth 3,900. Pero, nung nakita, tumingin ulit ako sa Shopee, o may nakita ako sa Shopee, mas mababa siya, nasa around 3,600 lang. Pero, okay na din yun. Kasi nga, nakuha ko naman siya within that day. So, mabilis ko lang siya nakuha kaya naman okay lang na medyo namahalan tayo. So papakita ko sa inyo kung paano ginagamit itong laminating machine. So tara. Okay, sa paggamit ng ating laminating machine, so syempre unang-una kailangan nating i-plug. Then may makikita kayo ditong tatlong switch at saka isang selector knob or adjustment knob. So, bubuhayin lang natin ito. Explain muna natin yung ating mga push button. So, ito, on-off niya for hot and cold. So, meron kasi tayong tinatawag na hot lamination and low cold. Hot and cold lamination. So, itong sa cold, syempre, hindi siya i-init yung ating heater kasi ito, heater lang naman to. Then, sa hot naman, ito, papaganahin yung heater. Then, ito naman, second is the forward and reverse. So, pag forward, pinindot natin yung forward, so, ang labas ng ating laminating machine ay papunta doon. Papalabas, papunta dito. So, pag ginawa namin, naman natin reverse nito, ang laminating film natin ay papunta dito. So, ang mangyayari, dito tayo sa kabila, mag-feed. Then, dito siya lalabas. Pag naka-forward, dito tayo mag-feed, doon naman lalabas. So, karaniwan, dito talaga naka-forward tayo. Ito yung, dito tayo nag-feed. Kasi nga, dito sa pang, sa back niya ay may pang-ipit. Ito. So, next naman natin is yung run. Itong run na to, ito yung magpapaandar dun sa motor dito sa loob. May motor kasi ito sa loob dito. Yun yung magpapaandar dito sa ating forward and reverse. So, yan. Ano na natin? Buhayin natin yung hot and run. Naka-forward na rin tayo. So, sa pag na-i-on nyo to lahat, makikita nyo yung ito. Power. Ito siya. Makikita niyo yung power. Pag nag-ready siya, iilaw yung green. Iilaw din siya yung green. Then, ito naman, ang purpose nito ay para ma-select natin kung gaano kainit yung marireach ng ating laminating machine. May designated temperature para sa ating mga laminating film. So, ito yung kanyang table. Ito. Merong tinatawag tayong microns ng laminating film. So, micron, ito yung designation ng kanyang kapal. Yung kapal ng ating laminating film. Yung kanyang mga microns ay 75, 100, 125, 150, 175, 200, and 250. So, from 75 to 250, yung kanyang kapal ng ating laminating film. So, bawat kapal na yon, meron tayo naka-designate na kung gaano kainit dapat. Dahil kapag hindi niya na-reach yung init niya, for example, yung gagamitin natin ay 250. So, ang requirement niya is 160 degrees Celsius to 180 degrees Celsius. So, kapag bumaba tayo sa 160 to 180, ang kanyang magiging output ay hilaw. So, may hilaw yung, yung luto. Hindi siya gaanong didikit. So, kapag ano naman, kapag nag-over naman tayo, syempre, maluluto masyado. Malulusaw
yung ating laminating film. For example, we're going to use the 150 microns. So ang 150 microns, ang requirement niya lang ay 130 to 150 degrees Celsius. So kapag sinet natin siya sa 180, yung ating laminating film ay maaaring malusaw. Yun yung naging dahilan kung bakit lagi nagkakaroon dito ng bara. So mainit na siya. Magkakaroon lagi ng bara doon sa kanyang roller na rubber. So yung nalusaw na laminating film ay dumidikit doon. Kaya yun, kadalasang sabi nila nasisira yung laminating film. So pero actually madali lang naman na yung ayusin. So in this, okay, sa gagawin nating laminating, maglalaminate tayo. Ito yung sa keychain. So ang gagamitin ko ay 125 microns lang. So sinet ko siya sa 120. Ito 120 degrees Celsius. And ready na siya. Yung init niya ay nasa 120 degrees Celsius na. Yan. Kaya nag-green. Pag nilipat natin to, mawawala yung green na yan dahil, so ayan, namatay yung green. Dahil nga, ayan, namatay. Dahil nga nag-a-adjust pa ulit siya sa another, yung mas mataas na temperature. So set lang natin siya sa 120. O eto, naka-green na siya. Then salang na natin ang ating laminating film. Okay, isang paalala lang sa pagsalang ng ating laminating film. Kailangan yung alalayan. Para hindi magulo yung mga nasa pagitan natin na picture. Dahil pag hindi natin yan inalalayan, panigurado, magkakagulo-gulo sila. So, ito na yung ating output. Ayan. So, kung kulang to sa init, ang mangyayari, hindi siya ganito ka-clear yung magiging laminate natin. So, medyo, ano siya, malabo. So, salang ulit natin ng isa para lutong-luto talaga siya. Ito na siya, tapos na tayong mag-laminate. So, ang gagawin na lang natin is patay na natin. Yan. And this one. Yo. Yan, napatay na natin, then nakusa na siyang lalam. So, ayan mga senpai, hanggang dito na lang muna ulit ang ating video. So, sana sa video ito ay meron kayong napulot na kaalaman, and sana makatulong ito kung gusto niyo, sana makatulong din ito sa mga gustong bumili ng laminating machine. So, hanggang sa muli.